Khaleel TV. Maya-maya ay dumating ang waitress na may dalang tray na may laman na 2 cups of sipong cafe mocha at 2 platters ng nakakaakit na ice cream cake. Napaawang ang bibig ko sa tanawing yun. Kinagat ko ang ibabang labi ko habang naiinip na naghihintay sa waitress na matapos iset lahat ng nasa mesa. Maingat niyang ibinaba ang tasa at pagkatapos ay ang isa pa. Halos iikot ko ang aking mga mata sa langit sa mabagal na serbisyo. Ito ay kinuha sa akin ng isang malaking halaga ng pagpipigil sa sarili na huwag akong tumayo at tulungan siyang pagsilbihan ang natitira. Nagugutom ako, sino ang maaaring sisihin sa akin? Nakahinga ako ng maluwag nang makitang natapos na niya ang trabaho, mumulong ako ng mabilis na pasasalamat bago siya lumipat para tulungan ang susunod niyang customer. Agad kong kinuha ang dessert spoon at sumandok ng isang subo ng serving sa kadumiretso sa bibig ko. Heaven, halos ipikit ko ang aking mga mata nang matunaw ang ice cream cake sa loob ng aking bibig. Baka magdadala ako pagbalik namin para makakain na rin sina Elisa at Madam Stella. Natutuwa akong nagustuhan mo ito, kumento niya. Nakalimutan kong kasama ko si Gabriel. Naglalaho lang ang lahat kapag kumakain ako. Pagkain lang ang mahalaga sa akin lalo na kung dessert. Dahan-dahan kong inangat ang tingin ko sa mukha niya. Panay ang tingin niya sa akin kaya medyo na-conscious ako. Ang kanyang katangi-tanging asul na mga mata ay kumikinang sa ilaw sa kisame na ginagawa itong mas maliwanag. Nahihiya akong tingnan na parang species sa ilalim ng microscope, umiwas ako ng tingin. Hindi kinakabahan sa mga titig niya. Monica, inangat ko ang ulo ko pabalik sa kanya. Nagulat ako nang tinawag niya ang pangalan ko. Tulad ng pagtatanong ko kung ano ang mali, gumalaw ang mga daliri niya para hawakan ang mukha ko. Napatili ako sa kinauupuan ko nang dumampi sa balat ko ang init ng mga daliri niya. Nagsimula ang nagbabagang init sa puntong hinawakan niya ako. Hinaplos ng mga daliri niya ang pisngi ko hanggang sa dumapo ito sa labi ko, para punasan ang mantsa ng tsokolate sa gilid ng labi ko. Sweet, bulong niya na dinilaan ang dulo ng kanyang mga daliri na ginamit niya sa pagpunas ng nalalabi sa tsokolate sa gilid ng labi ko. Ang kanyang mga mata ay hawak ang aking bihag. Pilit kong inaalis ang tingin ko sa kanya, pero hindi ko magawa. Na-hypnotize na ako. Natuyo ang lalamunan ko. Pakiramdam ko ako na ang pinakamagandang babae sa mundo habang siya ay patuloy na nakatingin sa akin ng ganoon. Bigla akong napaisip kung ganoon din ba ang nararamdaman niya sa nararamdaman ko. We've been husband and wife, kung tutusin, may naramdaman siya sa akin. Sabihin na natin kung hindi pag-ibig ay maaaring pagsinta at paghanga, sapat na sa akin iyon. Totoo, sabi niya noong magkaharap kami na mahal niya pa rin ako, pero hindi ako kontento. Baka nadala na siya that time. Maaaring hindi na niya nararamdaman ang parehong matinding pakiramdam ngayong mas malinaw na ang kanyang isip. Dumausdes ang dila ko sa gilid ng labi ko kung saan niya ako huling hinawakan. Ramdam ko pa rin ang init ng mga daliri niya sa balat ko. Pasimpleng nakatingin sa akin si Gabriel and yet every part of my body started to shake with anticipation. Siya lang ang lalaking nakapagpaibig sa akin ng paulit-ulit na hindi man lang sinusubukan. Sa wakas, nang hindi ko nakaya ang titig niya ay umiwas ako ng tingin. Niyuko ko ang ulo ko sa platter ng ice cream cake at ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi na siya umimik at nagpatuloy na rin sa pagkain. Sa loob ng 5 minuto, natapos kong kainin ang buong slice ng ice cream cake mula sa platter. I was actually feeling a bit sorry na hindi ako nag-order ng 2 slice. Hindi pa ako masyadong nakontento pero wala akong sinabi, nahihiyang mapansin niya ang unladylike, kung gana kapag humingi pa ako. Maingat kong kinuha ang tasa ng cafe mocha sa pagitan ng aking mga kamay, at dinala ito sa aking mga labi para sa isang mabilis na paghigop. Hindi na masyadong mainit, napansin ko habang umiinom ako ng isang malaking higop. Napakasarap nito, pinaganda lang ng ice cream cake ang malasang pait ng kape. Hindi pa tapos kumain si Gabriel. Sinamantala ko ang pagkakataon na panoorin siyang kumakain. He looked so damn good kahit habang kumakain. I wonder how he was able to appear so regal and classy all the time. Taglay niya ang kakisigan at pagiging sapustikado ng isang king. Sino ba naman ang hindi may in love sa lalaking kasing perpekto ng isang ito? Pero hindi yung itsura niya ang nakakuha ng atensyon ko, bonus lang yung gwapo niyang mukha. Ang pagkatao niya ang dahilan kung bakit ako nahulog sa kanya. Wala akong maisip na magmahal ng ibang lalaki maliban kay Gabriel.
Siya lang ang nakakapagpabilis ng tibok ng puso ko. Sino kaya ang makahinga sa akin? Sino ba naman ang makapagpaparamdam sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa mundo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa akin? Mamahalin ko siya ng palihim sa natitirang mga araw ko. Naramdaman niya sigurong pinapanood ko siya. Itinaas niya ang ulo niya hanggang sa magkapantay ang mata niya sa mata ko. Isang malawak na ngiti ang dumukwang sa labi niya matapos niya akong mahuli na nakatingin sa kanya. Dinilaan niya ang bibig at lumapit pa. Nakapasa ba ako sa standards mo? Tanong niya. Isang malalim na pamumula ang gumapang sa aking pisngi. Hindi kumikislap ang tingin ko sa kanya. Sabi ko, overqualified ka, sagot ko. If you will rate me 1 to 10, anong score ang ibibigay mo? Walang pag-aalinlangan, bibigyan kita ng 11. Isang pagsabog ng malutong na tawa ang bumungad sa kanyang mga labi na pinilit ang mga bisita mula sa kalapit na mesa upang siya ay bigyan ng mga sulyap. Si Gabriel naman ay parang walang pakialam sa atensyon na inaakit niya. Sinamaan niya ako ng tingin. Nagmukha siyang mas bata ng 5 taon na nakaunat ang mukha ng ganoon. I never saw him look this lively before way back when we were in Gonzales Mansion. Naisip ko pa nga after knowing him for weeks na hindi siya marunong tumawa. Mukhang hindi maganda ang hinusgahan ko sa kanya. Marahil ang aming confrontation ay nakatulong sa pagpapagaan ng anumang pasanin na naramdaman niya noon. Nakalaya na kami sa aming paghihirap. I'm so flattered, Monica. Sa wakas ay sumagot siya, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Lumipat ang mga mata ko sa kanyang kalahating kinakain na cake. It looked so enticing. Mas gusto ko pang kumain. Medyo nahihiya lang akong humingi ng isa pang platter. Sinenyasan niya akong ibuka ang bibig ko. Nalilito na baka may icing na nabahiran ang labi ko, ibinuka ko ang aking bibig. Pero bago ko pa ma-realize kung ano ang balak niya, may dala na siyang isang kutsarang ice cream cake sa bibig ko. Ang mga pisngi ko ay naging kulay ng hinog na kamatis matapos mapagtantong gumamit siya ng sariling kutsara para pakainin ako. Ang tila matamis na kilos ay ginawa ng kalahati ng mga panauhin, ang karamihan ay mga babae, tumingin sa kanya ng may pagkamangha at paghanga. Ako naman ay naguguluhan, at halos hindi makapagsalita habang lumulunok. More, tanong niya na kumikislap ang mga mata sa saya. Ano, umiling ako at nilunok ang laman ng bibig ko. Busog na ako, sa wakas ay sagot ko nang makabawi ako. Nagkibit-balikat siya at inubos ang ice cream cake niya. Parang hindi alam ni Gabriel ang epekto niya sa akin. Hanggang ngayon ay kumabog ang dibdib ko sa loob ng ribcage ko. Nilunok ko ang tasa ng cafe mocha para mabawasan ang panunuyo ng lalamunan ko. Hindi malinaw sa akin kung date ba ito o hindi. Pareho kaming bagsak sa exam, at hindi rin ito celebration. I hope you're enjoying this simple treat, sabi niya na parang binabasa ang iniisip ko. Inilapit niya ang tasa sa kanyang bibig para humigop. This tastes so good, kumento niya at hindi na ako nag-agree pa. Hinihintay niya ang sagot ko. Of course, I'm enjoying it, Gabriel, thank you so much. Sumagot ako. Hindi ko masabi kung gaano ito kahalaga sa akin. He made me forget how disappointed I am with examination results. And the fact na sabay kaming magre-retake ng exam, napuno ako ng kilig. Mas magiging mabuti kung uupo siya sa tabi ko habang nasa kalagitnaan kami ng exam. Kailangan ko lang siyang tingnan para mawala ang pag-aalala ko. Ang kanyang presensya ay magiging isang kasiguruhan na nagpapaalala sa akin na hindi ako mag-isa during the exam. Inilagay ni Gabriel ang bakanteng tasa sa ibabaw ng mesa. Busog na ako, sabi niya sabay hawak sa tiyan niya. Bago tayo umalis, we will take out some cakes para kina Elisa at Madam Stella. Dagdag niya. Iyon din ang iniisip ko, sagot ko, na nakatitig sa kanya. The thought that he remembered to bring something for Elisa and Madam Stella, made my heart swell with pride. Hindi siya yung tipong sarili niya lang ang iniisip. Iniisip din niya ang iba. I think I'll be order now. Isang oras na tayo dito, malapit na tayong bumalik. Nang mabakante ko ang upuan ko, ganun din ang ginawa niya. Wait, sabi niya, ang kanyang mga braso ay gumagalaw sa aking mga balikat, at hinila ako sa kanyang mga dibdib. 1, 2, 3, smile Monica. Nang matapos ay ibinaba niya ang phone niya, lumingon sa akin. Nakita niya ang pagkalito na nakaukit sa buong mukha ko. Sorry, nakangiting sambit niya. Kailangan ko ng nakaka-inspire na wallpaper. Sa kabilang banda, si Gabriel. Nagsisisi akong pinakawalan si Monica. Lumipat siya sa counter nang hindi lumilingon. Bumalik ang atensyon ko sa phone at pinagmasdan ang picture namin na may malawak na ngiti sa labi.
Dear Lord, napakaganda niya. Napaisip ako, huminga ng malalim. Nakatuon lang ang atensyon ko sa malambot at mala-angel na mukha niya. Isang pares na lang ng pakpak ang kulang sa likod niya para maging ganap siyang kamukha ng makapangyarihang nilalang ng langit. Nang matagumpay kong ginawa ang aming larawan bilang aking phone wallpaper ay lubos akong nasiyahan sa resulta. Ngayon, ang aking telepono ay perpekto sa kanyang picture. Mabilis na lumipat ang aking tingin sa kanyang balingkinitang likod, at napansin kung gaano siya kaganda sa maluwag na t-shirt habang naglalakad patungo sa counter, ang kanyang balakang ay mapang-akit na nanginginig sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Hindi niya sinasadya, ni hindi niya alam na palihim ko siyang pinagmamasdan. Bumaba ang mga mata ko hanggang sa huminto ang paghanga ko sa kanyang makinis at porselana na mga binti. Ang kanyang mahubog na mahahabang binti ay ang kanyang pinakamahusay na asset. Kahit sinong ambisyosong babae ay papatay para lang magkaroon nito. Sa proseso ng paghanga sa kanya, bigla kong nalaman na hindi lang pala ako ang gumagawa ng ganoon at ayoko ito. Akin siya at akin lang. Sinundan ko siya ng mabilis na mahabang hakbang. Lumitaw ang pagsimangot sa aking mga templo. Huminto siya sa counter. Nilapitan siya ng cashier at hiningi ang order niya. Lumipat ako sa likod niya para takpan ng katawan ko ang balingkinitan niyang anyo. Kaya, hinaharangan ang pagtingin ng isang dosenang mata na tahimik na humahanga sa kanya kanina. Halos mapasigaw ako sa malutong na tawa nang marinig ko ang isang lalaki na umuungol sa frustration. Gabriel, nanlaki ang kanyang kumikinang na mga mata nang sumulyap siya sa akin. Yes, Black Forest Cake na lang ba ang i-order natin? Ang sarap ng ice cream cake pero mabilis itong matunaw sa daan. Black Forest Cake would do, Monica. Elisa and Madam Stella would appreciate it. Binigyan niya ako ng matamis na ngiti na halos mawalan ako ng hininga. Lumingon siya sa counter na hindi niya namalayan ang laki ng impact ng ngiti niya sa akin, hanggang ngayon nanginginig ako. Nagbayad ako ng bills at kinuha ang square box ng cake sa staff na nag-abot nito sa counter. Pagkatapos ay umatras kami sa pintuan. My arms were protectively resting on her back na parang may darating at aagawin siya sa akin kung hindi. Tahimik na babala rin ang nagsasabing pag-aari ko ang babaeng ito. Tingnan mo, Gabriel. Tuwang-tuwang turo ni Monica nang nasa labas na kami ng pinto. Lumingon ako sa kung saan siya nakatingin at nakita ko ang isang batang lalaki na nasa edad 4 na taong gulang, isang baseball cap sa ulo na naglalakad papunta sa pintuan ng coffee shop. He's so cute, di ba? Yes, he is adorable. And you look like a celestial goddess. Itinago ko sa sarili ko ang huling pangungusap at pigil ng ngiti sa mga labi ko. Isinuot ko ang helmet sa ulo ko. Nang matapos ako, napatingin ako sa kanya na nagtataka kung ano ang tumatagal sa kanya. Let me. Kinuha ko ang pink na helmet sa mga kamay niya, kinalas ang lock, at inilagay sa ulo niya. Nang medyo nasiyahan na ako, lumipat ako sa motorsiklo at iginulong ito sa gilid ng highway. Pagkasakay ko sa motor ay sumunod naman si Monica. Nang pumwesto na siya sa likod ko at lumapit ng kaunti hanggang sa maramdaman ko ang malambot na init ng katawan niya sa balat ko, nanigas ako bilang tugon. Nag-init ang pisngi ko habang tumatayo ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi man niya sinasadya pero naaakit ako. Parang gusto ko siyang hilahin sa pinakamalapit na pader, ay pinsya doon at halikan ng malalim hanggang sa malagutan kami ng hininga. Napagtanto kung paano dumadaloy ang mga wild na ideya sa aking isipan, umiling ako at itinulak ang mga iniisip. Humigpit ang kanang kamay ni Monica sa tiyan ko pagkatapos umabante ang motorsiklo. I was driving much slower this time since she's holding a box of Black Forest cake sa kabilang kamay niya. I don't want her to fall off because of my recklessness. Binagtas ng motorsiklo ang malawak na highway. Ang pagdiin niya ng napakalapit sa akin na halos walang hangin na makadaan sa pagitan namin ay nakaagaw ng aking hininga sa tuwing naaaliw ako sa ideya. Wala pang babaeng nakapag-asal sa akin na parang hot-blooded teenager noon. Si Monica lang ang gumawa. Hindi ko alam kung paano ko nabuhay ang mga nakaraang buwan na wala siya sa buhay ko. Bumalik ang tingin ko sa panahong akala ko muntik na akong mawala sa kanya, at naramdaman kong bumalik ang takot. Hinding-hindi ako papayag kahit sinong maglalagay ng daliri sa kanya. Dapat ko siyang protektahan kahit anong mangyari. Ang malawak, marangyang ari-arian sa wakas ay nakita. Napabuntong hininga ako, nakakalungkot lang na tapos na ang aming mini-date. Ni hindi niya alam na may date kami. Ang motorsiklo ay huminto sa sementadong pavement, sa harap ng malaking estate. Maingat na bumaba si Monica. Kinuha ko yung cake sa kamay niya para madali siyang makagalaw. Nang makatayo na siya, inabot ko ang cake at bumalik sa kanya. Salamat, Gabriel. Bulong niya, namumula ang mga pisngi niya sa pinkish glow.
Hindi ko alam kung ang init lang o talagang namumula siya. Inalis niya ang kanyang helmet, sa pagkakataong ito ay matagumpay niyang natanggal ang lock nang hindi ko tinulungan at ibinalik iyon sa akin. Nagmamadali siyang lumipat sa pinto. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang paglalakad niya palayo hanggang sa makapasok siya sa pinto, at mawala sa paningin ko. Sigurado akong hahanapin niya agad si Faith Vienna. Pinahinto ko ang makina at bumaba sa motorsiklo, at hinila ito sa loob ng garahe. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay ay nakaparada sa harap ng damuhan ng isang makintab na itim na Rolls Royce na may hindi pangkaraniwang plate number. Nakuha agad nito ang atensyon ko. Mr. Anderson, may isang Mr. Nicholas na gustong makita ka. Naghihintay siya sa loob ng living room. Anong ginagawa ni Lucas Nicholas dito? Naglakad ako ng mabilis papunta sa living room, inihanda ang sarili ko para sa balita ni Lucas Nicholas sa kanya. Kung ano man iyon, mayroon akong paniwala na hindi ko ito magugustuhan. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.